Patong-patong po na kaso ang inihain ng National Bureau of Investigation o NBI dito po sa suspended Congressman Arnie Teves na kasalukuyan po ay wala pa rin po sa Pilipinas. Anong mangyayari dito ka Coffee, no? Pero wala pong warrant of arrest sa paglilinaw ha. Kaso pa lang po isinampa. Kailangan pa po yung dinggin, no? At kinakailangan pa establish ang probable cause dyan bago ma-issuehan ito ng warrant of arrest. Mas mabilis na ang buhay ng grupo ni Remulla once may warrant of arrest na. So anyway, ang NBI po ay nagsampa na po ng multiple frustrated murder complaints laban dito kay Arnie Teves. Kasi 10 yung namatay, 10 yung pinatay dito sa insidente na ito. Napakarami ka Coffee, no? The filing of multiple complaints by the National Bureau of Investigation o NBI against suspended Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. is now ongoing. Habang ginagawa ito ka Coffee, alas 12 ng tanghali kanina itong balita ito, ongoing daw po yung pagpa-file ng kaso. Yan po yung naging statement dito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ngayong araw po yan ang Miyerkules, ha? Mayo 17. I think so, it's ongoing right now. It's ongoing. The NBI is here already. I was told by NBI Director Minardo De Lemos that they were coming over to file the complaint, Remulla said when asked in an ambush interview if the complaints were already filed. Actually, lagi kasi may media dyan sa DOJ, you know? Sa tuwing makikita si Remulla, eh may kakaroon ng chance interview o ambush interview at pauula ka naman ito ni Remulla, no? Kaya laging maingay ito sa media, eh. Laging naririnig natin itong Department of Justice. Eh. Tutok kasi ang media dito sa DOJ. He said that the multiple murder, multiple frustrated murder, and multiple attempted murder would be filed against the suspected lawmaker. Ang bibigat nitong kaso na ito ha, habang buhay itong pagkakakulong. Kung sakaling mapatutunayan si Teves dito na may kaugnayan siya dito, na siyang mastermind dito sa karumal-dumal na pamamaslang na ito, eh, habang buhay na po, reclusion perpetua. Mali ba nalang kung bigyan siya ng pardon, palayain siya ng presidente. The Justice Secretary earlier said that Teves appears to be the main mastermind in the March 4 shooting at the home of Negros Oriental Governor Ruel Digamo that led to the death of 10 people and the injuries of several others. March 4, April, May, 2 buwan at ilang araw po ang nakalilipas matapos itong insidente na ito, and finally na i-file na po iyang kaso na yan. According kay Remulla, hindi pa natin nakikita yung ano ba ito? Receiving copy ba ito ng pagpa-file ng kaso nila? Pero yan, kung inyo makikita sa litratong yan, ayan, hopefully nakikita nyo, no? May mga litrato po dyan na 1, 2, 3, may tatlong lalaki po nasa kanan at bumababa po ito ng sasakyan. Bit-bit po itong kahon na may logo po ng National Bureau of Investigation. Dyan po nakasaad sa box na yan yung mga dokumento, no? Mga ebidensya ito na nagdidiin dito kay Teves. Yan, idadalhin po yan sa loob po ng Department of Justice para formally ma-file na po itong kaso laban kay Teves. Remulla said the panel of prosecutors is expected to convene to receive documents. Alam ko siya, si Arnie Teves, tinutukoy niya dito ha. Siya muna rito sa complaint na ito because the decision is still ongoing for other cases and other suspects in other roles or and other crimes. So, na-single out pala dito ka Coffee si ano si Teves. Kumbaga yung mga kasama niya dito, kasi kung inyong natatandaan yung mga previous statement, no, tatlo ang tinuturo nilang mastermind dito, pero sa kaso na ito na inihain po ng NBI, eh siya muna ang naging punterya dito. Solo flight muna ito ni Teves. GMA News Online stopped the comment of Teves's camp on the filing of complaints but has yet to receive a response as of posting time. Yung tinutukoy dito ka Coffee ng GMA, si Topacio, no? Yung grupo ng legal o legal counsel ni Teves na si Topacio. On Tuesday, Remulla, citing a reliable source who may have access to flight data into the country, said Teves may be coming home from Timor-Leste where his bid for political asylum was previously rejected. Teves refused this, saying the claim that he is returning to the Philippines within the day is fake news. So yeah, may nabiktima na nga dyan ng COVID itong si Remulla. Habang buhay nang mabibilanggo itong si Teves, once po na mapatutunayan na guilty siya dito sa karumal-dumal na pamamaslang na ito ka-Coffee. Pero again,
Nagsampa pa lang po ng kaso, wala pa pong warrant of arrest na inilalabas laban dito kay Tevez. So, hihintayin pa natin ka-coffee anong mangyayari dyan. So, mga bumilang pa siguro tayo ng mga 2 months pa siguro para magkaroon po ng initial assessment ang ating mga korte dito. Mag-i-issue ng warrant, may probable cause ba o wala. Yan ang kinakailangan ma-establish ng kampo dito ng NBI na nagsapa po ng kaso laban dito kay Tevez. Anyway, sige, basahin muna natin ang comment ng ating mga ka-coffee kay Mami Lorna Romarao. Good evening, ka-coffee. Hello po sa inyo. Sir Sammy Arbas, kailangan umuwi yan si Kong Tevez para harapin niya ang mga biktima niya sa amin sa Negros Oriental. Actually, marami talaga ang naghihintay ng katarungan dito sa karumal-dumal na krimen na ito. Particular dyan sa Negros, no? Negros Oriental. Marilyn Bautista, watching from Dubai, ang gulo, Rimulya, kasi sobrang yabang, puro ngak-ngak sa media ba yan? Ella May, hello ka-coffee, at last nakapanood din ng live stream mo, shout out everyone. Happy viewing po sa inyo, nakikinig sa atin. Ma'am Ella May, kay Kay Castillo, hello din po sa inyo, kay Ma'am Marisa Suba, good evening po, watching from Italy, shout out po sa inyo. Akala ng lahat, uuwi na si Tevez, sabi ni Ella May. Eh kasi in-announce eh. Maski tayo, napaniwala tayo dito ka-coffee eh. Kasi in-announce na nga ni Rimulya eh. Kung hindi in-announce siya ni Rimulya kahapon, hindi rin tayo maniniwala dyan. Kasi confident siya sa kanyang announcement eh. Reliable source daw. Eh may access nga raw doon sa flight details. So naniwala tayo. Maski tayo, na biktima rin tayo dito. Kasi credible eh. I-assume natin. Kalihim ng Department of Justice ang nagsabi niyan. At according to him, from a reliable source na uuwi na. Eh, tama nga naman. May ticket na nga naman. No? Pero biglang nagbago ang isip na ito. Eh, lahat tayo dito, naniwala, akala natin eh, andi dito na sana si Tevez sa Pilipinas. Pero kasi ang akin dyan, sana hindi mo na in-announce, no? Eh, kasabay pa ng filing ng cases, eh syempre, mag-iiba ng isip yan. Eh, kung magulo ang isip pa, wag na nga tayo umuwi dyan, sasampahan din tayo ng kaso, ayan. Hindi na muna umuwi. Patuloy na pinaliliit ni Tevez ang mundo niya sa di niya pag-uwi para harapin ang kaso. Feeling ko ka-coffee ha, ang tingin ko dito, assessment ko lang dito. Once na mayroon ng warrant of arrest yan, sabihin na natin maglabas na ng korte, ng judge, no, ng warrant of arrest dyan, uuwi yan. Uuwi ng Pilipinas yan. Kasi eh, naka-notify na ang Interpol, eh, mas limited yung buhay niya dyan. Eh. Uuwi yan dito ng Pilipinas once na mayroon na pong na-issue na warrant of arrest. Eh, until now, wala pa naman. Eh, kaya nag-i-enjoy pa rin po ito sa ibang bansa. Lorena Salvador Granil, ang ganda sana pag may warrant na dahil pagdating ni Tevez, ay mapupusasan agad. Exactly, yan yun eh. Lorena Salvador, at kung may warrant na, mabilis na lang po yan. International Police, agad pong maaaresto itong si Tevez. Unfortunately, wala pa po ha, paglilinaw yan. Elias Edralin Bulusan, shoutout po sa inyo. Pag nag-issue na ng warrant of arrest at nakita ng probable cause, pwede ba siyang hulihin kahit sa ang bansa siya nandoon doon? Tama ba ka-copy? Makakapag-issue lang ma'am ng warrant of arrest kapag na-establish itong probable cause, di ba? Kasi ikaw, halimbawa, pwede ka naman magbintang kung sino. No? Halimbawa ako, pag bibintangan mo ako na ako yung nagnakaw ng pusit o nagnakaw ng bisikleta, pwedeng gawin ng kahit na sino man sa akin yan. Pero kailangan mo muna establish yan sa korte na kahit papaano may maipipresenta kang ebidensya, may testigo ka para makapag-issue sila ng probable cause para sa assumption ng judge na ay mukhang pwede. Actually, hindi man assumptions, no? Magkakaroon siya ng ideya na posible na may pananagutan ka doon sa isang incident na yan, sa isang krimen na yan. Kaya mai-issuean ka dyan ng probable, ng warrant of arrest. At kapag may warrant of arrest na, pag may mga extradition treaty tayo sa mga bansang yan, eh pwede pong mauwi yan dito sa Pilipinas. Kapag may asylum siya, nag-seek siya ng asylum at nag-grant siya dyan, may protektado siya ng estado na yan, ng bansa na yan, kung saan siya nakakuha ng asylum. Kawawa ang Pilipinas dito. Nabiktima rin tayong lahat ka-coffee. Yes, Elias Edwin. Correct. Ako nga, naniwala din ako eh. Kasi sino ba naman nagsabi? Secretary of Department of Justice himself. No? And then, yun pala. Fake news. Practice lang to. Practice lang. Anyway, sige, shoutout natin yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook. Nakikinig sa atin kay Islaban Adelita. Hello po sa inyo kay Beth De La Cruz, kay Reynito Maborang Kaulian. Happy viewing po sa inyo kay Tutu Coppel, kay Feliciano Montesines, kay Tranquilino Madarang
Happy viewing po kay Marikita Yamashita, oy ng Japan, no? Kay Elmer Hinobia at kay Emerlita Mendoza Nogueras. Happy viewing po sa inyo. Oy, nasaan kayo ka coffee? Comment rin ang inyong lokasyon diyan sa ating comment box at ma-shoutout din po natin 'yan. All right, ka coffee. Kape-kape, kunin niyo yung inyong kape ka-coffee. Make sure lang na naka-follow kayo sa Facebook ang ating ka-coffee, no? At sa YouTube naman, make sure to subscribe. At kape tayo ka-coffee.